Napanood mo na rin ba ang pinakabagong Korean series ngayon sa Netflix na All of Us Are Dead? Ating pag-usapan kung paano nga ba kumalat ang zombie virus na ating babalikan ngayon sa episode 1. Sa opening scene ng episode 1, ay makikitang tila ba'y may binubuli ang mga ibang estudyante na isa pang estudyante sa taas ng rooftop. At habang siya nga ay binubuli, ay bigla na lamang nagbago ang pag-uugali nito at bigla na lang silang sinugod na para bang hayop na wala sa sariling pag-iisip. Hindi nasunod ang kanilang plano dahil ang lalaking kanilang binubuli ay bigla na lang nalaglag sa rooftop sa din malamang dahilan. Kaya ito na lang ay bigla nilang iniwan at tinawanan lamang. Sa sumunod na eksena ay may pinakitang isang lalaking kinakausap ang kanyang anak na tila ba'y bigla nalang bumalik sa normal. Ngunit hindi nagtagal ay bigla siyang nagbago nang tinanong niya ang tungkol sa mga estudyanteng nang bully sa kanya. Ang kanyang ama ay sinubukang pakalmahin siya, ngunit ang kanyang anak ay nagpatuloy pa rin at tila ba'y nawawala na sa kontrol sa di malamang kadahilanan. Mukhang nawala na nga sa kanyang normal na sarili ang kanyang anak, kaya nagdesisyon na lang siya na hampasin ng Bible sa ulo ang kanyang anak para na lang patahimikin ito at tapusin na rin ang kanyang paghihirap. Mukhang alam nga ng lalaking ito ang tunay na nangyayari sa kanyang anak, kaya ito ay kanya na agad tinapos. Samantala, sa isang school, may isang estudyante na naiwan sa loob ng laboratory room at nagising na may narinig na kakaibang ingay na nanggagaling sa maliit na box na mayroon palang hamster sa loob. Nang sinubukan niya itong hawakan, ay bigla na lamang siyang sinugot at kinagat sa kanyang daliri. Naalala niyo ba ang lalaki sa ospital? Siya pala ay ang science teacher ng school na ito. Si Yunju ay nagsorry sa kanyang teacher at nagpaliwanag na ang hamster sa box ay kinagat siya. Bigla naman siyang tumakbo. Pero agad siyang binigilan ng kanyang teacher at itinali sa loob ng room. Alam niyang may masamang mangyayari kung hahayaan lamang niya na lumabas si Yunju. Kaya nagdesisyon siya na pasamantalang bigyan ng dose si Yunju. Makakatulong ito ng pansamantala. Nakatulog si Yunju at ang teacher ay pansamantalang pumunta sa kanyang klase at iniwan siyang nakatali sa loob ng laboratory room. At habang nagkaklase nga ang school science teacher at nagdi-discuss ng lesson sa kanyang klase, si Yunju naman ay nagsimula ng mas maging agresibo at sinusubukang makaalis sa kanyang pagkakatali. Samantala, sa kabilang klase ay merong isa pang estudyante na nagngangalang Hisu na tila ba'y may hindi nararamdamang mabuti. Kaya nagdesisyon ito na humingi ng permiso mula sa kanyang teacher na kung maaari ay pasamantalang lumabas muna siya upang pumunta sa bathroom. Pumayag naman ang kanyang teacher. Nang bigla namang nagpakita si Yunju. Nagtagumpay siya na makatakas at nagpakita siya sa gitna ng klase. Sinabi niya ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Agad naman siyang tinulungang dalhin sa medical room. Hindi maganda ang kalagayan ni Yunju
lalo na ang kanyang physical na estado. Kaya nagdesisyon na lamang sila na tumawag ng emergency ambulance. At doon, pagpatuloy ang paggagamot para kay Yunju. Dumating na nga ang ambulansya. Agad dinala si Yunju papuntang ospital. At lahat nga sila ay bumalik na sa kanya-kanyang mga sariling gawain. Pero may hindi inaasahang masamang nangyari. Ang school doctor ay hindi napansin na siya pala ay nakagat ni Yunju habang sinusubukan itong bigyan ng pampakalma. Ngayon ay lalo pa itong lumalala. Habang tumatagal, ang school doctor ay na-infected na pala ng virus. At ang unang nakapansin nga nito ay ang dalawang estudyanteng napadaan at napansin na ang kanilang school doctor ay para bang umikilos ng kakaiba at sila'y nasupresa nang ito ay biglang tumakbo papunta sa kanila. At siya ay sinubukang kagatin ang isa sa mga napadaang estudyante. Nakagat ang isa sa mga estudyante. Ang lahat nga ay biglang tumakbo at nagkagulo. Dito na nga nagsimula ang kaguluhan sa loob ng eskwelahan. Ngayon nga ang lahat ay sinusubukan ng tumakbo upang humanap ng ligtas na lugar at para na rin makatakas, pero lumalala ang sitwasyon. Tila ba wala ng pag-asa sa kanilang sitwasyon ngayon sa nagaganap sa loob ng kanilang eskwelahan. Ang lahat ay tila ba sinusubukang kagatin at patayin hanggang sa sila ay magbago at maging zombie. Habang ang lahat ay tila ba wala ng kontrol, si Onjo, ang isa sa mga main character ng palabas, ay bigla na lamang bang tila'y hindi makapaniwala sa kanyang nakikitang pagwawala ng mga zombie students. Sa kanyang pagkabigla, si Onjo ay hindi man lang makakilos o makatayo o makatakbo. Siya ay tila ba gulat na gulat. At dahil nga dito ay napansin siya ng isang zombie. Ito ay gumapang patungo sa kanya. At dito na nga natapos ang scene para sa episode 1 ng All of Us Are Dead. Makakaligtas ba si Onjo? Malalaman natin sa susunod na episodes ng All of Us Are Dead.